Halos tatlong dekada nang nakaukit sa Pasig City ang apelyidong Eusebio. Sa tagal ng pamamahala nila, yung Pasig parang naging Eusebio country na, di ba? Unang umupo sa Pasig si Vicente Eusebio. Nahalal siya bilang vice mayor mula 1980 hanggang 1986. Naging mayor siya ng Pasig mula 1992 hanggang 2001. Pinalitan siya ng asawang si Soledad na nagsilbi bilang mayor sa loob ng 3 taon. Muling umupo si Vicente bilang mayor ng Pasig mula 2004 hanggang 2007. Pinalitan siya ng kanyang anak na si Robert Bobby Eusebio bilang mayor mula 2007 sa loob ng 6 taon. Humalili naman sa kanya ang kanyang asawang si Maribel Eusebio ng 1 termino. Muling bumalik sa pwesto si Bobby mula 2016 hanggang 2019. Sa loob ng 27 taon mula sa pamilya Eusebio ang nakaupo sa City Hall ng Pasig. Muling kumandidato bilang mayor si Bobby sa katatapos lang na eleksyon nitong Mayo. Natalo siya. Ang ibinoto ng mga Pasigueño ang baguhan sa politika na si Victor Maria Regis Soto, mas kilala bilang Vico. Siguro mixed emotions. Nandyan yung masaya ako na panalo. Nandyan rin po yung excitement kasi marami tayong pwedeng gawin. Nandyan din yung nag-aalala tayo kung magiging smooth ba yung transition. 29 na taong gulang lang si Vico. Una siyang pumasok sa politika nang maupo bilang konsehal ng unang distrito ng Pasig noong 2016. Bago pumasok sa politika, isa po akong NGO worker. Nagtrabaho po ako sa isang samahan na ang pangalan Government Watch. Isa po akong anak, kapatid. Nagtapos ng kursong Political Science sa Ateneo de Manila University si Vico. Mayroon din siyang Master's Degree in Public Management sa Ateneo de Manila School of Government. Bilang konsehal, itinaguyod niya sa konseho ang Pasig Transparency Mechanism Ordinance o ang bersyon ng Freedom of Information Law ng Pasig noong 2018. Mahalaga po ito kasi mas transparent po ang pag-gobyerno natin. Mas magiging maganda at responsive din yung mga serbisyo at mas magiging efficient ang gobyerno. Iba-iba ang pagtingin ng mga Pasigueño sa pagkapanalo ni Vico. Binoto ko po siya dahil napakinggan ko sa kukus niya na kailangan may pagbabago sa bayan ng Pasig. Natutuwa po ako dahil siya po ang nanalo. Bagong mukha ng politika raw ang bentahe ni Vico. So gusto rin talaga nila ng panibagong pamamalakad. At nasubukan na nga nila ng almost 30 years yung previous administration, hindi katakataka na merong bata, merong mahusay na tatakbo, bibigyan nila to ng pagkakataon. Anak ng aktor na si Vic Soto at ng aktres na si Connie Reyes si Vico. Suporta raw ng kanyang mga magulang at kapwa kabataan ang mga dahilan kaya nanalo siya. Siyempre yung pangalan, hindi naman matatanggal yun bilang factor. Pero ito yung, kumbaga, namumultiply na lang yung mensahe dahil kilala yung magulang ko or kilala yung mga kamag-anak ko. Hindi bago ang apelyidong Soto sa politika. Ang kanyang lolo sa tuhod na si Filemon Soto ay naging konsehal at municipal vice president ng Nooy Munisipyo ng Cebu. Naging kinatawan din siya ng 3rd distrito ng Cebu mula 1907 hanggang 1916. Naging senador din siya mula 1916 hanggang 1922. Ang kapatid ni Filemon na si Vicente Soto naging konsehal ng munisipyo ng Cebu noong 1902. 1907 nang maging alkalde siya rito. Naging kinatawa naman siya ng 2rd distrito ng Lalawigan noong 1922 hanggang 1925. Naupo rin sa Senado si Vicente noong 1946 hanggang 1950.
ang apo ni Vicente na si Vicente Tito Soto III na siyang tiyuhin ni Vico ay naging Vice Mayor ng Quezon City mula 1988 hanggang 1992. 1992 nang maupo siya sa Senado. Matapos ang dalawang termino noong 2004, muli siyang tumakbo at nanalo bilang senador noong 2010. Siya ang kasalukuyang Senate President. Ang kapatid naman nitong si Val, naging konsehal din sa ikalawang distrito ng Parañaque mula 2004 hanggang 2013. Sumabak din sa politika ang mga pinsan ni Vico. Ang anak ni Val na si Victor Erico Wahu, konsehal sa Parañaque mula 2013 hanggang sa kasalukuyan. Ang anak naman ni Tito na si Gian, konsehal ng ikatlong distrito ng Quezon City mula 2010 hanggang 2019. Nanalo si Gian bilang Vice Mayor nitong Mayo. Ang kapatid ni Gian na si Lala, mula 2013 ay konsehal ng ika-anim na distrito ng Quezon City at nanalong muli nitong eleksyon. Well, ako lang naman ng Soto sa Pasig. Unrealistic naman po na magagawa ko lahat in 3 years. So kung maganda yung performance ko, edi sana bigyan po ako ng ano. Pero dapat hindi ko iniisip yan sa ngayon eh. Dapat ang iniisip ko lang yung 3 years. Definitely, hanggat ako ang nandito sa Pasig, wala akong ibang immediate family or malalapit na kamag-anak na tatakbo dito. Hindi ako papayag. Siyempre, kailangan naman nating i-acknowledge na siya ay isang Soto at meron siya mga kamag-anak ng baka pangyarihan rin. Iniisip lang namin na sana siya ay may iba dahil una muna, siya pa lang naman talaga yung Soto sa Pasig. Right? At pangalawa, iba naman talaga yung brand of politics at brand of management na gusto niyang itulak. Ang isa sa mga magiging pagsusubok para sa kanya ay makumbinsi sana niya yung kanyang malaking pamilya na magkaroon ng mas maayos na legacy na hindi magsitakbuhan lahat ng sabay-sabay dahil masisira rin nila yung isa't isa. Ayon sa census ng Philippine Statistics Authority o PSA noong 2015, nasa 755,300 ang populasyon ng Pasig City. Halos 10% naman taon-taon ang karaniwang itinataas ng Internal Revenue Allotment o IRA ng Pasig. Ang Pasig ang isa sa pinakamayamang syudad sa bansa ayon sa COA. Aba, nakakalula. Nakita ko nga yung Special Education Fund ni Mayor Vico. Isipin mo, mahigit 1 billion. Special Education Fund lang yon. So yung budget niya, mahigit 8 billion. Ang daming pera nun, di ba? Ang dami mong magagawa doon. So yun yung nagbibigay ng motivation sa mga tao. Kasi marami sa atin, gusto natin gumawa ng magagandang proyekto. Pero wala naman tayong resources. Eh kung ikaw eh merong 8 bilyon, kahit ano magagawa mo upang makatulong sa mga mamamayan. Yun nga lang, kung ang gagamitan mo eh yung makakatulong sa iba at hindi pang sarili. Hindi tanggap ng mga Eusebio ang pagkatalo nila sa nakalipas sa eleksyon. Ayon kay Bobby, dinaya raw sila. Wala, natatawa na lang. They're free to do whatever they want. Nasa karapatan naman nila mag-file ng kahit anong kaso. Ang lakas ng sigaw ng taong bayan na gusto ng pagbabago. Tututukan na lang daw ni Vico ang trabaho niya bilang bagong mayor ng Pasig. Kabilang sa Big Five agenda ni Vico ang pagtutok sa serbisyong pangkalusugan, pagbibigay ng pabahay sa mga Pasigueño, pagkakaroon ng dekalidad na edukasyon, pagsugpo sa katiwalian at ang pagiging bukas sa publiko ng lahat ng transaksyon sa lungsod. Healthcare, education, housing, yun po yung top 3. But in order to do these top 3, in order to have good programs for these top 3 programs, kailangan din natin yung inclusive governance. Ito yung magiging style natin. And yung number 5, yung fight against corruption. Malaking hamon daw sa kanya ang paghawak niya sa pwesto. It will be an uphill climb, pero basta't magtutulungan ng maraming Pasigueño, malayo ang mararating namin.